Alam mo, Ruth, ngayong Noche Buena, kakaiba at mas malinamnam ang lasa ng adobong hain natin ngayong gabi dito sa Midnight Express. O nga, June, at dahil ang adobo na yan, kasi kinulob sa ihawan at pinausukan. At syempre, naisahan tayo, sinampulan na yan kasi ni Mikael Daez. Siya pa rin. Iahandaan nyo ba ngayong Noche Buena ang adobo? O baka sa tingin nyo masyadong normal siya? Huwag kayong mag-alala dahil ngayong gabi, ipapakita namin kung paano siya maging mas espesyal. Dito lang sa Midnight Express. And guys, have a good feeling about this. Let's go. Ang sikreto para sa kakaiba at mas malinamnam na lasa, ikulob sa ihawan at pausukan ito. Para maiba siya sa mga karaniwang inahanda ng mga tao, hindi na prito, ginawa namin, pinausukan namin siya. Talagang pwede siyang pang Noche Buena dahil makikita mo, grand yung itsura niya, tapos masarap para sa lahat. Ang nasa harap ko ngayon, ang pinausukang chicken and pork adobo. Ngayon ako naman, pag kumakain ako ng adobo, kailangan may egg lagi. Kahit masarasa ang adobo, bagay na bagay sa egg. Oo, in fairness sa kanya, kitang-kita yung lambot. Kanin, syempre. And of course, hindi ka kakain ng adobo kung hindi mo lalagyan ng sarsa ang kanin. Kahit konti lang, okay na. Well, malambot nga yung pork. Kung kakain ka ng adobo, adobo lang talaga siya. Very plain, very standard taste. Pero pag pinausukan mo, habang ninunguya mo, may lumalabas na extra flavor. Alam mo, ang sarap. Ang sarap, ha? Bukod sa mas tumatagal ang pagkain kapag pinauusukan, ito rin ang isa sa pinakaunang paraan ng pagpepreserba ng pagkain nung hindi pa naimbento ang refrigerator. Dahil sa kakaiba't linamnam ng iniiwan nito, naging flavor ito ng iba't ibang pagkain sa kalaunan. Every year na lang tayo nag-Noche Buena. Para mas maiba naman, kailangan natin maging mas creative sa ating mga pagkain para mas mapasarap ang ating Pasko. Ako si Mikael Daez and this is Midnight Express. Love life and enjoy your food!